What's up mga ka-review? This is Kenzie TV at gagawa tayo ng isa na namang video reaction about dito sa pagbibigay ng hinanakit, no? Hindi naman siya totally hinanakit. Pagbibigay lang ng katotohanan sa likod ng mga nangyari sa kanya nung mga si RTD ay namamayagpag pa, no? Pasikat na sana, ngunit nag-falling down, no? And besides, napansin ko lang, ano, kapag nag-search kayo sa YouTube ng RTD, ang lumalabas po sa kanya is trending update online. I think nabago niya lang ang pangalan at hindi ito dinilite, no? Kung ito man ay binenta niya, napakaswerte nung bumili. 100% napakaswerte. So, yan mga review, bago ko simulan, inaanyayahan ko kayong bumili ng t-shirt at jacket sando ni Sir Japper, at napakaganda po ng tela niyan, lalo-lalo na yung jacket, napakakapal, napakasarap isuot, at talagang kung kayo ilalamigin, mapabawi ang lamig dahil matutumpasan ng init ng jacket. Ang programa, yun po, no? So yun mga ka-review, no? At doon naman sa ating gilid, tama ba? At doon naman sa ating gilid ay ang ating Flex channel, no, mga ka-review. So, kung kayo'y may mabuting puso, ano po, please subscribe naman po yung mga nape-flex kong channel. And comment lang po kayo ng hashtag KensakiTV. And doon naman sa mga pinlex ko, kung maaari po, magbalik po kayo. Kahit ano pong gamitin yung account, basta lagyan nyo lang po ng Kensaki, hashtag Kensaki TV. Para naman po tayo ay nagtutulungan. Makikita natin yung pagkakaisa natin sa gintong paraan lamang na mga ka-review. So, wala na tayong hinihintay at nakakain na rin ako ng aking almusal. Siyempre, ang gagawin natin is start na natin tong video reaction kay Caroli Kabisdak Rodi, no? So, bago ko ginawa to, no, dalawang video ang pinagpaalam ko sa kanya kung pwede ko i-review. So, meron pa tayong susunod dito, no, mga ka-review. So, tara, simulan na natin. Ngayon, mga kabista, sa unang-una, no, kung nanood ka man ngayon, ha, kapatid kong RTDPH or sa pangalan na Rolando T. Jula Jr., no? Roli Kabisdakers, Roli Kabisdakers. Hello mga Kabisdakers, magandang araw po sa inyong lahat at lalo na po sa aking mga mahal na pangit ang mga ito sa ating bansa, no? Magandang umaga, magandang tanghal. Welcome back to my channel. At sa video na to mga Kabisdakers, Ayaw ko sana magsalita dahil nirerespeto ko po itong tao na to bilang kaibigan, no? Nangyari na yun, no? Yung dapat hindi sana mangyari. By the way guys, itong video nito ay so mga ka-review, no, pasensya na kayo, no, at napakaingay talaga sa labas. Nandito nga kasi ako, nagre-review sa aking shop, ano, pag oras ng wala akong customer. Dito ako nagre-review. So, yung makikita, maririnig yung ugong dito sa aking video is yun yung mga dumadaan ng mga tricycle o sasakyan. So, tara, start pa lang tayo. Para po kay RTDPH, no? At itong tao na to, nagkaibigan kami mula nung nakita ko lang po siya sa buka na andun pa siya kay Idol by Jabber, ha, nakakasama siya doon. At mula noon na nung nalaman ko na taga-Negros din siya, since taga-Negros din naman ako, kaya yun na nag-usap-usap kami, nakipagkaibigan din at maayos naman siya kausap. At mabait na tao din naman, no? Mabait na tao din naman. Ngayon mga Kabisdakers, unang-una, no, kung nanood ka man ngayon, ha, kapatid kong RTDPH or sa pangalan na Rolando T.
Jula Junior, no? Bro, yung pagkaibigan ko sa iyo, walang kapalit yun or walang ano yun eh. Walang halong pastikan. Kasi once na tumanggap po ako ng kaibigan, iniisip ko talaga na tunay na kaibigan na or maaari, ituloy kong kapatid. Ulit po, mga kabistakers, no, hindi po ako nakipagsawsaw na naman po ulit dito sa issue na to kay RTDPH after nung nangyari sa amin ni by Madi Katibak, no? Well, yung kay Madi, okay na yon, close na book na yon, hopefully. At ito na naman po tayo kay RTDPH. Pwede po natin sabihin na ako po ay isa sa naluko niya. At ang pagkamali ko lang po siguro ay yung pong madali po akong maluko, no? So, yun nga, no, mga ka-review, no, inamin dito ni Sir Rolly na yung pakikipagkaibigan niya is totoo at walang halong panloloko, no, mga ka-review. So, yung mga nasabi niya is siguro pinakisamahan or nakisama siya ng totoo kay Sir RTDPH. Ano? At gaya nga ng sinabi niya kanina, no, ano ba yun? Ulitin natin, ha? Kalimutan ko, eh. Na ako po ay isa sa naluko niya. At ang pagkamali ko lang po siguro ay yung pong madali po akong maluko. So, doon po, sir, no, yung sa sinabi niyo na madali ka pong maluko, medyo aanin ko lang, sir, bibigyan ko lang siya ng magandang magandang salita, no? Madali po kayong magtiwala dun sa tao na yung pinagkatiwalaan yung tao, hindi nyo po alam na ang isusukli pala sa inyo is pangit o hindi magandang gawain, ano? So yun yung kahit na hindi naman po madaling maloko ang isang tao, no? Kasi syempre unang-una kumbaga ako, nagtiwala lang ako sa'yo, pinagkatiwala. Katulad po, ihambing na lang po natin sa isang mangungutang. Di ba ho? Dahil kaibigan mo siya, lumapit siya sa'yo at may kailangan na siyang bagay. At alam mo naman sa sariling walang-wala ka, pero may alam pa na isang tao na pwedeng pag-utangan din para lang matulungan mo itong kaibigan mo. Dahil sa sobrang tiwala at trust mo rin sa kaibigan mo, inilapit mo siya doon sa isang taong kaibigan mo at kakilala mo na pwedeng pagingian. So, ibig sabihin, yung pagtitiwala mo doon sa tao na alam mo na babayaran niya at sasaluhin niya yung inutang niya is bandang huli, ikaw yung magsasacrifice. Ibig sabihin po, madali ka lang pong magtiwala sa tao. Tama po ba? So, correct me if I'm wrong, no, Sir Carolina. Pero, approve yan. Magaling po. Maganda po yung inyong pinakita na ganun. Tinulungan niyo siya sa abot ng inyong makakaya. So, yun. Dito po tayo mag-start, no? Itong si RTDPH, nagbihing po siya sa akin nung kasagsagan na may sakit siya. At noon, paniwalang paniwala ako na naka-COVID siya nung time na yun. At bakit ko po nasabi na paniwala po ako nung time na yun? Dahil para ngayon, parang hindi na po ako naniwala, no, kung nagsasabi siya ng totoo, no? Yun, nag-PM siya sa akin, nag-message siya sa akin nung time na yun na may sakit siya or nagka-COVID siya. So, sa mga ganyan kasi, mahina po yung ano ko niyan. Kumbaga, maawain akong tao pagdating sa ganyan. So, yun. Oo nga, sir, no? Kahit sino mo naman talaga, kung sasabihan ka ng mga ganon, maawa ka talaga. Kumbaga, makakapagbigay ka pa rin sa mga tao na kailangan na tumingin at tulong sa'yo dahil nga, kumbaga, halos lahat naman ng Pilipino, sir, ganon, di ba? Napaka-maunawain, matulungin, basta sa abot na makakaya hanggang kaya tumulong, you know? Sir, good, galing-magaling. Nag-PM pala siya sa akin, no? So, sabi niya, COVID positive tayo, sir, no? Sabi niya, diyan po sa, no, sa screenshot, no? So, sabay tawa.
So dito no, yung ginamit sa kanyang Facebook at ginamit kay Sir Things to Know by Ella Panacher at dun sa iba pang mga nagawa niya na hindi maganda is iisa lang no, Sir no, Sir RTD, iisang account lang. Kung sa legit at legitimacy ng pag-uusapan is legit talaga na sa itong account na to. Tama po ba? Unang-una, pwede mong maloko dito is yung mga baguhan lang sa Facebook. Baguhan lang na gumagamit sa Facebook, no? Yung mga tipo na akala mo walang alam, no? Kasi unang-una, kung talagang gusto mong malaman ang legit nga o hindi dami account sa Facebook is doon sa about information niya, no? Na review. Besides, year 2019, 18 to 19 hanggang up to now, nag-upgrade na si Facebook. Binago niya na yung way ng paggagawa ng account. Hindi mo na pwedeng gayahin yung pangalan ng isang account dahil nga magkakaroon siya ng duplication doon sa database ng Facebook. No? Nagkakaroon siya ng duplicate account. Kaya ang ginagawa ni Facebook, ini-error niya, nilalabas niya na already, naglalagay siya ng already used yung account na yon. So, ngayon, kung sasabihin mo na dami account yan, dapat, kung marunong tumingin yung isang kausap ko, nakikita niya na may pagkakaiba dun sa pangalan mo. Ito yung pangalan mo, Ginaya. Yung gagaya sa'yo ng pangalan, magkakaroon niya ng iba. Pwede niyan lagyan ng yung kunari, Rolly Kabistakers, di ba? Yung Kabistakers, yung E doon, pwede niyang gawing special number or number 3. Ganun yung mangyayari. Kasi nga, once na tawag dito, once na niregister mo yung pangalan, nakapareho dun sa pangalan ni, ayan nga, tulad nun sa'yo, kunari, tawag dito, Kabest Friend. Tapos may nag-register na panibagong ka-best friend. Kung yung sa'yo walang S, eto pwede niyan lagyan ng S, ka-best friends na to. So, papasok yan kay FB. Pero kung parehong-pareho, hindi po papasok yan dahil mahigpit na po ang database ni FB. So, bakit ko nasasabi? Siyempre, may knowledge po ako about sa web designing. Sa PHP at sa mga database ng mga website, no? May knowledge po ako dyan sa ano na yan. Kaya imposible na sasabihin mo na may gumagaya sa account mo at dami account. Sa noon po pwedeng mangyari yan. Pero ngayon, upgraded na po lahat eh. Lahat ng website, lahat ng mga ano, in-upgrade na lahat yan para maiwasan yung mga gentong pang-i-scam, no? Nagagamit yung mga ibang pangalan ng ibang tao. So yun. Makaka-review, no? Trivia lang yun sa inyo, no? So, bago nyo i-transact yung isang tao, make a video call, screen recorder, legitimacy na account, pwede nyo pong ipost sa mga group kung saan siya kabilang, nalihitimong siya yun. Yun din po. Yun po yung may bibigay kong payo sa inyo. So, tuloy natin tong video niya. At ang sabi niya, Muchat, bari Bisaya yung usapan namin dito, no, tatagalugin ko na lang kasi pareho kami dalawa Bisaya. So, okay lang, Boss Carol, Kabistak, no, ito yung Bisaya din naman tayo, nakakaintindi tayo ng Bisaya. No? Sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya dyan, ano, pwede po kayong makinig kasi ito, tatagalugin niya naman. So, yung airmat ko kasi is Bisaya from Masbate. So, siya naman. Kaya may intindihan ko ito. Taga Negros, no? At ang sabi niya dito, Sir, nag-chat ako sa iyo. Nagbabasa ka, lipo ako. Baka bibilhan mo ako ng t-shirt kahit isa o dalawa lang. Kasi nga daw, pang ano na nga gamot niya kasi may sakit nga siya, diba? At sabi niya, kinuntak pa nga yung ibang mga kaibigan niya, dagdag sa ano, medication. Yun ang sabi niya. Na, at base pa lang makakuhaan ko ni mo bisag duha. Yun, no? So baka daw mabilhan ko siya ng dalawa.
So, tinanong ko siya, tagpila yan na, bay, yun, na pastila na, yun, na mag-ingat ka lagi dyan, kung mahimo ba, kung pwede ba, huwag kang mag... Siyempre, iniisip ko na kaibigan, iniisip kong kapatid, so... Inayuan ko pa siya, ina-advise ko pa siya. So, masagot ko din naman, sige, sige, wala problema, no? Pero, pasinog ma, Martis, or bukas ako magkabadala sa iyo, bay. Okay lang, bay, ganito, ganyan. Tinanong ko pa siya, pakisend na lang, bay, pakisend na lang, bay, yung details mo para anytime pwede ko may padala yung pera sa iyo. So, nagsend naman siya. So, ito na nga, Rolando Tidula Jr., numero sa cellphone, blah, 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 blah. Yon, address, lahat-lahat. Okay, bye, salamat. After nun, nagsimpi siya sa amin ulit na, ano, na may manok pa siya, na ibibinta, na gano'n. Sabi ko, hindi kasi ako mahuling Basta, ano, ang galing talaga, ano, dito ko napansin na magaling na sales talk. Kung, kumbaga, salesman to si RTDPH, ano, is magaling siya na sales talk. Madali niyang makumbinsi yung mga client niya. Kaya niyang magbenta ng product sa sarili niyang pamamaraan. Ano. So, napakalupit. Matindi talaga. Kahilig sa manok, pero may mga kilala sana ako kung nasa amin na ako doon sa Dumaguete ay maraming bibili diyan. Kaso hindi yan, no? Out na yung manok, hindi ko na ano na kusandahan, no. So yun na nga, nagsimba sa akin ng bangka at butang-unta na ako yung mga channel. Yun na nga pa kasabi niya, no. Sinabi niya dito, yan wala... mga ka-gadget doon sa una niyang inoffer is umayaw itong si Rolly Cabistacars, no. So, dito natin, dito sa umpisa pa lang, makikita mo na may gagawin ng hindi kaaya-aya itong taong ito. Ano? Kasi unang-una makikita nyo, from t-shirt to manok, then ngayon, bangka naman. So, ibig sabihin, doon pa lang sa angulo ng ginagawa niya, is para makumbinsi niya na bumili at magbigay ng pera sa kanya itong taong ito, ano? Is gumagawa siya ng isang paraan kung paano niya makukuha yung puso ni Sir Rolly Gabistap, no? So, from t-shirt to manok, then to bangka. Ibig sabihin, ang lupit. Ang galing, magaling ka talaga, Sir. Sir RTV. Grabe. At butang-unta na ako yung mga channel. Yun ang mga kasabi niya, no? Sinabi niya dito, wala akong sinabi nung nagbigay o magbigay ako, magpadala ako sa kanya. Wala akong sinabi na paki-ano naman yung Flix naman yung channel ko or paki-support or ano. Pag sa akin lang din, pag may mga tao na nanghihintay tulong, tutulong ako. Pag may sabihin na hiram ako. Pag may nag-sa akin na hingi lang. Hindi ako naghingi ng kapalit talaga. Tama po. So, ang sinabi niya noong una, no, sinabi niya na bibigyan niya ako ng dalawang t-shirt. I mean, sabi niya, bibili ako ng t-shirt sa kanya ng dalawa, kaya nagpadala ako ng pira. No? So, agad-agad, nagpadala agad ako ng pira. So, ito na nga, may screenshot pa ako, pinadala sa kanya yung resibo. So, sabi niya, wala talaga akong maintindihan. So, ang sabi ko din naman, kaya lang ipakita na may kulay dilaw na kalinya na numero ganon, ink na dilaw, no, na ganon. So, yun po yung control number. So, asa man ni remittance by, kuwaon by. So, sagot ko din naman, nasa emulier yan. So, dito makikita mo, no, once na nakapagbigay na yung isang client niya or isang kausap niya ng pera, is makikita mo, marami siyang chat, marami siyang convo, parang yung tipong, alam yung atat na atat ko ha, inagad yung pera. So, yun, no? Kabisdakers, no, after nun, na-receive na nga niya yung pera at dumaan ang mga ilang araw, so, nag-PPM pa rin or nag-uusap pa rin kami minsan sa messenger, at never niya ang binanggit sa akin yung tungkol sa t-shirt, no? So, doon ako nag-ano, ibig sabihin, from receiving money, is, nung na-receive niya na yung pera, no, from tuloy, kung gano'n doon ako. Nung na-receive na ni RTD yung pera, is, parang wala na, dead man na. Kumbaga, nasa akin eh,
bahala kayo sa buhay nyo, parang ganun. Hinayaan ko lang, hinayaan ko lang. At isang araw noon, nag-PM siya sa akin, sabi niya, bay, baka hindi na tayo mag-uusap dito, bay. Doon mo na lang akong kontakin sa best friend ni Yula. Okay lang ako, nag-like lang ako. Sige, no problem. So ngayon, hinanap ko yung sinasabi niyang best friend, Tidula. Nakalagay dito, nakatira sa United Kingdom, sa London, no? At nung piniin ko siya, nakablock na ako sa messenger. At nung piniin ko rin po siya sa sinasabi... Itong scenario na ito, no, is... ito yung magkakaroon siya ng isang dahilan na pwede niyang sabihin na... sir, nahack yung account ko. Dito kayo, kaya pinag-PM ko kayo doon. So, ganun, pwede niyang i-reason out yun eh. Yung ganung senaryo na ay, so, hindi siya yung nag-block, may gumamit ng FB niya, so kaya ako kayo pinag-PM. Kaso, ang problema, doon sa isang Facebook niya, nung pinalipat niya itong si Rolly, is hindi niya ito, ano, hindi niya ito pinansin. So, huli pa rin siya. Kumbaga, siya na yung nagbigay ng bitag. Si RTD na yung nagbigay ng bitag para mahuli siya na nanloloko na siya ng tao. Tama po ba? Correct me if I'm wrong. Yung bagong account niya, hindi rin niya sinisin yung message ko dito sa ano niya, sa itong sinasabi niya na account. So, dito na. Kaya nga po ako ay nagsasalita po ngayon. No? Dahil hindi ko na po alam kung paano ko po iparating sa kanya yung gusto kong sabihin, kasi sa sinasabi niya na best friend Tidula, yung bagong account niya na doon kami mag-usap, hindi rin niya sinisin yung mga message ko doon. Tapos yung isang account niya na kung saan kami nag-uusap ay naka-block na ako. Kaya by RTDPH, kung napanood mo tong video na to, sana po ay huwag na po kayong magtago, kasi marami na kayong pinagtaguan ng palali. Kaya nga po ay naisipan ko na lang gumawa itong video na to, dahil wala na po talaga akong ibang way kung paano ko po makausap itong tao na to. At para din po na malaman ang lahat, no, lalo na sa ating mga mahal na mga kapatid ng mga OFW, na sa nakita ko sa mga video sa YouTube na issue tungkol sa kanya, unang-una, noong una, hindi po ako naniwala eh. Parang unti-unti na naniwala ko dahil nagsilabasa na po, no? So, kawawa naman po yung ating mga kapatid na mga OFW. So, isa din po akong OFW. So, ito, para makita or para mapanood po ng lahat na kung maaari po ay hindi na tayo basta-basta maniwala kung sino. Hindi lang kay RTDPH at sa iba pang mga tao, no? So, kumbaga, dalawang bisis na nangyari sa akin to, nadala na rin ako, kaya nagsasariling sikap na lang po ako sa sarili ko pong paraan, no? At by RTDPH, message ko lang po sa'yo, kung maaari, by ginawa natin tong problema na to, sana po ay kaya po nating harapin, no? Yung ating problema, kung anong meron tayo ngayon. Kakasabi nila lahat ng problema ay may dahilan. So, bye. Kaya mo yan, kaya mo yan. Sa akin, hindi naman malaking, hindi naman big deal talaga tong sa... So, yun, no, mga gadget, ano, napakabait ni Sir Rolly. Siguro mamaya, basta sabihin ko kung bakit, ano. So, antayin na muna natin itong sa akin lang naman is, bakit kasi yung gano'n na, ako kasi yung tipong tao na may isang salita, no? Kung katulad dito na maraming humingi ng tulong sa akin pero hindi po ako makasagot dahil ayoko magsalita or magpaasa sa tao, dahil sa ngayon po ay full ano pa po ako ngayon na medyo marami po tayong tinutulungan, so hindi pa sapat yung ating income para po doon, so hindi po muna ako tatanggap ng mga iba pang tutulungan, labagman sa puso ko na gusto kong matulungan ko kayo lahat pero hindi ko kaya, pero step by step po at bibigyan po tayo ng biyaya ay talaga po magsishare pa po talaga ako, kasi kahit paano guys,
meron din tayong mga pamilya na dapat nating tulungan, at yun po yung unang tutulungan natin bago po yung iba, no? So huwag kayong magalala, kung bibigyan ba tayo ng biyaya sa taas at sa tulong po ng ating mga kabisdakers, sa ating mga supporters, no, nagsusupport sa ating Muting Channel, yun, basta hangad ko lang po dito, kaya pinakso ko po yung pag-YouTube ay makatulong po talaga ako sa kapwa ko Pilipino. At mga kabisdakers, hanggang dito lang po yung ating video ngayon. So maraming maraming salamat po, at sinamahin po ulit ako ngayon hanggang sa dulo ng ating video. At miga-miga shoutout mo sa aking mga mahal na mga kabisdakers na laging sumusubaybay sa akin. So ayan mga kagadget, tapos natin tong ating video reaction, no, dito kay Sir Rolly Kabisdak. At ang lesson na ating natutunan or ibabahagi ko sa inyo is ito po yung scenario na sinabi niya kanina, is yun nga, sa halip na galit yung ibigay niya, isukli niya dito kay RTD, is binigyan niya pa ito ng magandang payo, at hindi siya na sinabi niya rito na hindi siya nagtanim ng masama, kumbaga hindi siya nagtanim na sama ng loob, bagkus is tinuruan niya pa ito na sana malagpasan niya ng yung mga problema ni RTD, ano. So yun mga ka-review, isa yun sa magandang aral na pwede nating mana, na yung tipo na kahit ano pang ginawa sa iyong kamalian o kasamaan, matuto tayong magpatawa, magpatawad at magpakumbaba. Tawa tuloy, sorry, tawa. At magpakumbaba, ano, kahit maliit o malaki man yan, ang mahalaga, hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob, no? Para mas madali kasing makamove on, eh. Kunwari, naloko tayo. Pag nagtatanim ka kasi ng sama ng loob, dadalhin na konsensya mo yun. Dadalhin mo kahit saan ka pumunta, na andun pa rin yun. So, mas mainam yung i-release mo yung sama ng loob mo. Sa halip na sama ng loob, ang ibigay mo is yung kapatawaran at pagpapakumbaba dun sa taong gumawa sa iyo ng masama, no? So napakagandang aral ito para sa atin. So yon mga ka-review, isang bagong aral at isang bagong video reaction ang ating natapos ngayong araw na to. At kung ikaw ay bago or napadaan sa aking video or napasilip lang sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video na ina-upload. And please like and comment and share my video. Yun po, malaking tulong po sa akin yun. So yun mga ka-review, hanggang dito, na sana'y may natutunan kayo at may nakuha kayong aral sa aking pag-review. Peace out!